Good morning guys, nandito tayo ngayon sa ating backyard. Nagbabalik tayo dito ngayon kasi ito naman yung ating daily routine talaga na ginagawa dito sa ating farm. So every backyard breeder ay gumigising talaga ng maaga para lang magpakain ng ating mga manok, mga sisew at kung ano pang mga hayop na pwedeng pakainin sa ating backyard. Basically ngayon, yung ginagawa natin ngayon ay magpapakain lang tayo ng ating mga kakarels na bagong tali. Yan, mga bagong tali yan. So makikita nyo guys na iba yung pinapakain ko sa kakarels ko, yung mga inuna ko dyan na mga pinapakain. Yan po ay 6 months old below pa lang yung pinapakain ko na una. So makikita nyo, maya-maya makikita nyo ano yung pinapakain ko dun sa mga malalaki. So iba naman yung pinapakain ko dun sa mga malalaki at iba naman yung sa mga babae. Siyempre, napakagastos niyan guys, pero okay lang yan kasi dito tayo nagiging masaya. Isa sa mga nagpapasaya sa atin yung magising sa umaga, tapos may mga makikita nating okay yung mga alaga natin. At the same time, nakakapag-exercise din tayo sa umaga. Di ba? So yan, yung pinapakain natin ngayon ay yung babae. Tapos, ito na yung pinapakain natin ngayon ay yung ating broodcock. At yung ating sweater na broodcock din. Yan. So, ang gagawin natin ngayon ay magpupurgan ng cockerels. Ito na. Ang gagamitin natin ay Bastonero Plus. Ito yung gagamitin natin guys. So syempre unang-una kailangan, importante ito guys, na kailangang malinis yung ating mga lagayan ng ating mga bitamina o kung ano mang pwede ilagay nyo sa mga palagayan ng tubig para ibigay sa ating mga manok. So dito naman ay ang gagawin natin ay unang-una lilinisin muna natin ito guys. Excuse me po. Lilinisin muna natin yan. Yan. Dapat wala yung mga parang grasa-grasa. Kasi kapag matagal na yung tubig na ka-impact sa loob guys, parang nagiging slimy siya. So kailangan tanggalin natin yun. Yan. Linisan natin ng maigi. Siyempre pati yung kanyang takip. Kailangan natin linisin yan. Alright. So ganyan lang guys. Kailangan talaga para mas malinis yung tubig na o para mas maging epektibo yung maibibigay natin na bitamina. Ito na po yung paghahaluan natin ng ating Bastonero Plus o pamurga sa ating mga cockerels. So pasensya na guys, medyo mahangin no. Ayan. So uubusin ko to 1.5 liters at isang buong Bastonero Plus. So yun lang yung aking ginagawa. Yan. Unang-una, lalagyan ko muna ng kunting tubig, tapos ilalagay natin yung ating Bastonero Plus. Alright, tingnan lang natin guys. Ganito ang paraan ko sa pagpupurgan ng mga cockerels. Minsan, kapag medyo malalaki na sila, maabot ko silang 5 months, 5 months and a half, yung ginagamit ko is yung betel nut na. Kapag walang betel nut ay siyempre wala tayong ibang choice kundi bumili sa tindahan ng mga pamurga na pwede nating gamitin. Pero yung pinaka ginagamit ko dito sa manukan guys ay betel nut o yung bunga. Basta meron lang available, hindi ako gumagamit ng iba. Pero kung walang available na betel nut, yun, bumibili ako sa tindahan. Alright, so haluin natin, lagyan natin ng tubig para mas maganda, mas marami ang makainom para sa ating mga sisew. Yan. Halu-haluin lang natin guys. Tapos, bigay natin yung iba dun sa ating straight sweater ng mga cockerels. Alright. Huwag masyadong marami, yung tamang-tama lang guys na makonsume nila. Kasi hindi naman yan paramihan, kundi hindi naman yan tulad ng tubig guys na kailangan nandyan lagi. Yan ay pang bacterial flushing lang. Alright, so kahit ma isang inuman lang, pwede na yan. Yan, ibibigay natin. Yung sobra naman ay ibibigay natin dun sa mas bata. Alright.
dahil nga napurganan natin yung iba nating mga manok, guys. Yan, pinakita ko yan noong nakaraang video natin, pinurga ko sila. Ang pupurgahin naman natin ngayon ay yung ating mga kakarels. Yung pinurga natin nung karaan is yung mga nakatali, yung ating mga almost 6 months old, 5 months old. Ngayon naman yung ating 3 months old. So ito, meron tayo dito bastonero plus to, guys. So ito yung ilalagay natin ngayon sa kanila para makainom na sila. Kahapon, nang hapon, pinainom po lang sila ng konting tubig. Ngayon sigurado tayo na uhaw na sila. So tara, pakainin muna natin saglit. Alright. Yan yung ating mga 3 months old. Ito kasing kumakain dito sa lagayan ko ng pigs. Ito yung ano, bully. Ito yung nabubully lagi. Kaya siya yung pinakahuling mga baba. Siya yung pinaka maagang mahapon. So pakainin lang natin saglit. Tapos lagyan natin ng tubig yung ating bastonero. Ayan, bigay na natin, guys, yung ating bastonero. So, uho yan. Hindi ka nila inubos, oh. Kasi uho sila. Yung isa, yung bully, yung nabubully. You know. Ganyan lang po yung pag bacterial flushing sa kanila. Simple-simple lang po. Uhawin lang natin. Siyempre, sa akin naman, binibigyan ko sila ng pagkain muna bago ko binibigyan ng bastonero. Para ano, para may laman naman yung kanilang butse. Yan, oh, no, oh. Alright, so ganyan na po. Yan na po yung aking paraan sa pag-bacterial flushing. So, hanggang sa muli po, kita-kita ulit sa susunod na video. So maraming salamat po.